mahusay ng Panginoon. Ilang... Kaya ano, mag-ipon na kayo para sa ating campaign. Wala namang bayad yun eh. Walang bayad yun. No? We can just rent a private resort. No? People rent somebody that will cook for us. No? So walang bayad yun. Mag-ipon na kayo. Napakasarap no? Talagang malilimutan mo lahat. Talaga, napakasarap. Grabe. Kaya alam ninyo, dumalo kayo na nasa oras talaga sa praise and worship. Tapos pagdating ng praise, pagdating sa church, kung makamayos na kami yan, huwag na kayong maingay, huwag na kayong magulo, huwag na kayong magpintuhan, sumamba kayo ng maayos, alam niyo, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Mas papatalin yung mga sa inyong mga mata. Ang sarap-sarap. Alam mo, kung ako lang ang tatanungin, mas gusto ko ba ang maging instrumentalist kaysa ako mag-preach? Totoo lang. Kasi pag nagigitara ako sa Panginoon, ang sarap-sarap eh. Eh kaya lang, wala akong magawa. From instrumentalist, God made me a preacher. Pero ang sarap-sarap sa mga pa, ang sarap-sarap magpukuli sa Diyos. Kaya kung nasa praise and worship ministry kayo, at nang wala kayo, mabali kayo. At kung kayo ay gusto sa praise and worship ministry, gusto rin ninyo. Kasi ang sarap-sarap. Ipagkaligayahan pag nasa piling na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Tingnan naman natin si Jesus. Tingnan natin si Jesus. John 1:18. Tingnan natin si Jesus. No one has ever seen God, but the one and only Son who is Himself God. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Is the Holy Spirit God? At ang Holy Spirit ba Diyos? Ang Father ba Diyos? Ang Holy Spirit ba Diyos? Ayan. No one has ever seen God, but the one and only Son who is Himself God. Tatlo ba ang Diyos? Hindi. There is only one God, but has three divine, distinct personalities. God is a person. A personal being is one who possesses will, emotion, and feeling. Yun ang ibig sabihin ng personal being. Tayo ay nilikha. We were created according to the image and likeness of God. Kaya kung ano yung meron ng Diyos, meron din tayo. Meron tayong will, feeling, and emotion because we were created in the image and likeness of God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. In fact, listen very carefully. God loves us more than Himself. Ulitin ko. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mas mahal ka ng Diyos kaysa sa sarili niya. Yes! God loves you more than Himself. How can you prove to someone that you love Him more than, you love Him or you love her more than yourself? Paano mo patutunayan sa isang tao na mahal mo siya nang higit sa sarili mo? Paano mo patutunayan? Milen, halika, sagutin ko. Kaya mo yan, Milen. Ito yung halika, lalaki ka rito. Pa, alin kayo, kamahiya. Itinurabi ako dito, gandang lalaki, grabe. Namula yung pantalon ni Milen, hindi mo kanya. Milen, kanyari, ano, meron ko na rin pagmamahal sa'yo. Talaga bang mahal mo ko? Tinanong ko siya. Masabihin niya. Kaya tanongin mo kunyari. Kunyari ako nagmamahal sa'yo. Tanongin mo ko. Mahal mo ba talaga ako? Tanongin mo ako. Oo naman. Sige. Sabihin mo sa'kin. Patunayan mo. Patunayan? Oo. Oo. Anong pamano ko mapapatunayan? Sabihin mo sa'kin. Kaya mo bang mamatay para sa'kin? Ibigay ang buhay mo para sa'kin. Kung talaga mahal mo ko. Sige. Tanongin mo sa'kin. Kaya bang matay para sa akin? Hindi na! Salamat! So, ibig sabihin, hindi ko siya mahal. I am not willing to die for her. But, pag sinabi ko, yes, I'm willing to die for you, it means I love her more than myself. And I tell you, listen very carefully. God died for you. It means He loves you more than Himself. Despise you. Let no one belittle you and let no one despise you because God loves you.
himself. Ano? Ngayon nalaman mo na mahal ka ng Diyos. Higit sa Kanya, ibibigod mo ba? Pero sa verse mo, o gusto na si September na. Are you going to be the home of your tithes and offerings? Will you not serve God? Will you not give your life to God? Iyan, Diyos, binigyan niya ang buhay niya sa ating lahat eh. Baka tayo mong bumalik sa Panginoon, baka tayo mong maglingkod sa Diyos. Bakit kinukurikot mo siya? Sabi ko nga kita sa Orabangi, Pastor Orabangi, unahin lahat ng attendee pakainin. Kahit na wala na kaming kainin. Paano naman po kayo, Pastor, kung wala nang kakainin is okay? Ang mahalaga, makakain sila. At ang sabi ko, Pastor Orabangi, unahin mo yung mga taga-provincia, malalayo ang pinanggalingan. Sila muna mong pakainin, di ba, nang wala kaming kainin. Christ did sacrifice for us dahil mahal niya tayo. He died for us. Kaya alam niyo kung maiintindihan niyo lang na mahal tayo ng Diyos. Alam mo kung tinatapag niya mag-protect, magpo-protect ka eh. Kung anong tao mo, holy ko, ibibigay mo sa Panginoon, hindi ka magpapapag-pag-pag-pag eh. Hindi ka magmamaroon sa Kanya. Huwag naman din yung offering bakit, offering bakit. Hindi yung sipong punta sa kailangan ng bilang mo, ibibigay mo yung tapis mo. Hello? Tama ho ba nito? Hindi ko mahal si Philip eh. Ako niya lang, ako yung manliligaw niya. Ano ba bahala na manliligaw mo, Philip? I'm not willing to die for her. It means, hindi ko siya mahal. But if I am willing to die for her, it means I love her more than myself. And Jesus died for us. It means He loves us more than Himself. Kaya huwag mo papabayaan. Hindi ka nagmamarcha at kumukuha ng mga honors, awards, and medals. Dapat lagi kang kasama. Do not belittle yourself, do not despise yourself. Fight the good fight of faith. Tingnan mo, be proud! Tingnan mo ang sarili mo. Oo, mataba ito, pero sa paningin ng Diyos, sexy ito. Oo, payatot ito, pero sa paningin ng Lord, perfect ang beauty ito. Tingnan mo ang sarili mo ayon sa tingin ng Diyos. Kaya kita mo, last Sunday, pinaalala lang ng Diyos, huwag mo sabihin wala kang alam. Don't say that you know nothing. Huwag mo sabihin, because God is able to give you His knowledge. Nakikinig pa ba tayo? Kaya wag mo sabihin, hindi mo kaya. Kaya mong magbagong buhay. Kaya mong tumalikod sa vicious kasalanan. Kaya mong maglingkod sa Diyos. Kaya mong ibigay ang tapis sa Panginoon. Amen. No problem too big that God cannot solve it. No mountain too tall that God cannot move it. If He carried the weight of the world, God can also carry you. E tao ba ba rito? Ano man ang problema at pagsubok lamang ng buhay, kaya-kaya na Diyos siya. Dahil lahat ay tumayo, tapusin na natin, kahit hindi na natin tapusin ba yan. Hold on our hands and close our eyes. Hallelujah. Huwag na muna ho na tayo umalis at tumakad lang at mga magsiyan. Stay where you are. This is not the time to experience the Holy Spirit. Talk to our God, talk to Jesus, to the Father, to the Holy Spirit. Humingi ka ng tawag sa Kanya, patatawarin ka niya. Humingi ka ng kagalingan sa Kanya, pagagalingin ka niya. Come on. Whatever your need is, whatever your needs are, God can give it. Sige, nobody moving around, please. Nobody talking to somebody besides you. Just talk to your God. Ask God's forgiveness for all the sin
you have done. And ask God for the healing, for the miracle, whatever it is. Tingin mo ngayon sa Panginoon, kausapin mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, nakikita at alam niya ang lahat ng bagay. The Bible says, now the Spirit of is the Lord. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom or there is liberty. There is an answer prayer. There is a yes, halalaba, shirikiyanda. If you want to be baptized again with the Holy Spirit, you will be baptized. If you want to be church, to be filled again with the Holy Spirit, God can do it. God can help you even in your studies, in your jobs, in your business. Whatever your good dreams are, God can fulfill it. Come on, talk to your God. Yes, maging lahat ng mga nagiginig at nanonood. Ano man sakit ang dapat mo, kaya kang paghilingin ng Diyos. Ano man problema pagsubok laban mo, kaya kang paghilingin ng Panginoon. God is not limited by time, distance, and even space. God is here and as God is also there in your place. Yes, wherever you are right now, God is also in that place. God can heal your sicknesses and diseases. God can touch you. Yes. God is listening. He is Spirit. Sakit sa iyong kamay, pinapagaling ka ng Diyos. Yes. Maaaring nandito ka o nakikinig ka o nanonood ka, meron kang problema sa leeg, pinapagaling ka ng Panginoon. Maaaring nandito ka o nakikinig ka o nanonood ka, meron akong nakikita sa parting tagiliran mo, the Lord is healing you right now. Pura masyiri bisyate. Nakikinig, nanonood, o nandito ka ngayon, hirap na hirap kang makarelease. Hirap na hirap kang makaalis sa alam mong hindi tama. Hirap na hirap kang magawa mo ang isang bagay na alam mong tama. Pero sa oras na ito, the Lord is setting you free in Jesus' name, through His Spirit. You will be set free this day, and all your heartaches, and all your pains, and all your sadness will be removed this day. At sa oras na ito, makakamubon ka na. I tell you, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Urawa shiribiya na ramasyanda. Ang dami mong nakikita na pinapagaling ng Diyos. Iba't iba po ito. I see this in my spirit. Yes. Iba't iba karamdaman pinapagaling ng Diyos. Maging ang anak mo na nasa ibang bansa, you are praying for your child in abroad. And the Lord is listening to your prayer and granting your request right now. Urabas, sarabas, siribiyanda. Yes, in the mighty name of Jesus Christ. At meron dito na sinasabi mo, God, I want to be used more mightily, effectively in this final hour. And the Lord is saying unto you, yes, my child, I will train you and discipline you and equip you more. And the Lord is saying unto you, prepare yourself. And after this, God said, I will release you in a high position. At meron dito, isang harbang na naman ng pananampalataya ang gusto sa iyo ng Diyos. Another step of faith. Nung nagkaan, ikaw ay nagtagumpay na kumakamak ka kasi sa pananampalataya. Kinukonfirm kayo ng Panginoon. Another step is a step of faith. And God will give you another victory once again, says God. Meron nagsasabi rito,
Gusto kong mag-hug din ng small group ng Bible study. Gusto kong humawak ng mga tao. Kakayanan ko kaya? Ito ang masagot sa iyo ng Diyos. Kaya mo. Ready, ready ka na. Equip ka na. Sabi sa Lord. At bibigyan kita na makakatawag mo. Higit sa lahat ako mismo ang tutuwang sa iyo. Ito ang pangtanong. Ito pa ang tanong mo. Paano mo nalalaman binubulong sa akin ng Holy Spirit? Ito pa ang tanong mo. Mapapadalo ko ba sila sa church? At Lord said, yes. Because you will see the fruit of your labor, says God. At meron nagdududa, oy, naakala ang prophecy ay baka sakali. No! Every prophecy will be fulfilled, says God. Because all prophecies that you have heard comes from the Lord. At ang mga prophecy yun ay matutupad. Sa pasalamatan niyo kayo ng Diyos. At sa oras na ito, kanina pa lang doon, sa loob ng room ko, nanginginig na ako. I sense the strong presence, the strong anointing of the Holy Spirit. At sa oras na ito, if you are honest enough to admit, or if you want to receive the presence of the Holy Spirit, tumakbo na po sa harapan. Sige po, yung gusto po ng presence anointing ng Holy Spirit, takbo, lapit na po sa harapan. Sige po, huwag na po kayong magpatumpik yung pigpa, takbo na po. At yung gusto magamit ni Lord, nor mighty name, effectively, this final hour, maging those who are watching and listening right now. Yes, I want the presence of the Holy Spirit for my studies, for my business, for my new journey. For the new adventure that I am about to undertake or to do. Hallelujah. Gusto mong magpasting man ang mas mahaba eh. Takbo ka na sa harapan. Ikaw talaga yun. Alam mo yun, bitulong sa akin ang Holy Spirit. Pura makara, makara. And as you come forward, hands lifted up. Forget everything, forget everything. Forget the time. Focus your spirit, your mind to the Lord. Hallelujah. And we will worship the living God today. And we will be touched by God this day. Halala mo, sinipi ang God. Jesus Christ.
isang pantay lang kung bakit kita pinilangit sa harapan. Nakakadama ka ng mga pain sa katawan mo. Hindi mo sinasabisahan yun, pero nakita ko yun yung My Spirit. Inaansin mo ng Panginoon. At wala kang dapat katakutan. Isa sinasabi mo, nagkakailan lang ang mga ulit naman ito, magkaroon naman ang ganyan, hindi magayari yun. Balikan mo lang yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Patuloy na pagtitiwala, patuloy na paglilingkod, at patuloy na paglilingkas ng kanilawa. Masasagot mo yung upo. Isa-isa pa. Kaya niya mong lahat. Ibigay niya mong lahat ang para sa kanya. Sa muna kanyang mga mahal sa buhay. Ito itong sabi sa iyo ng Panginoon, Diyos na Rebeka. Lahat ng pagtitiwala mo sa akin, hindi mawawala ng kabuluhan. Lahat ng iyong panalangin, lahat ng iyong pag-iyak ay nakita kong sinasagot mo. Tinutungon mo lahat. Just keep on trusting and serve me. Because I am a God who keeps the covenant of love. As God, I will prove to you as you trust me as God, I will prove to you that I am God. Sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo. Magugulat ka na unti-unti nasasagot ang iyong mga panalangin. Kapag nakita mo na ito, ako ito ang sabi ng Panginoon. It is me. Hura masyanda. Hura masyanda. Yes, Lord. Sabi, receive the task of the Holy Ghost. Receive the task of the Holy Spirit. In Jesus' name, the Son of the Living God. Kaya, mabilis ninyong ipos ang mensaheng ito. Ilagay agad sa DVD. Ikaalat ninyo ito. At imbitahan ang marami ng mga dalong sa ating gawain. At inuulit ko, my spiritual child, all promises will be fulfilled, I tell you. God will make a way where there seems to be no way. Maraming pong salamat na kinaman. Salamat po, Lord. At sa oras ng ito, Panginoon, as people partake the Holy Communion, seal, Father God, senyuhan mo, Panginoon, ang lahat mo ng mga nangyayang taganap sa araw na ito. By your blood, by your spirit, Father God, as we are obedient to your commandment. Lord, before you go to heaven, Lord, you give us commandment that to remember your death as we partake the Holy Communion. So Father,
Bless the Holy Communion. Bless us all out of God in Jesus' name. Salamat po Diyos sa marami sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, mag-partake muna tayo ng Holy Communion. Huwag na po tayo mabobo. Tumayo na lang tayo bilang pag-alat sa Diyos. Binisan na po natin. Every month ay binibigyan po natin ito. At gusto ko sabihin sa inyo, sa figure of Jesus Fellowship po, wala po rito favoritismo. Lahat po rito ay minamahal ko anuman po ang tulong na kaya natin iabot ay inaabot natin sa abot natin ng ating mga kaya. O ano ba yung hindi kong itulong sa inyong personal at itulong namin sa inyo, sabihin po ninyo. At sana naman, huwag nyo kaming bayaran. Mahalin nyo ang Diyos at paglipuran ng Diyos. Yun lang ang masasabi. Huwag nyo na po kaming bayaran. Sige po, bigyan na natin sila na ipag-pray ko na. Salamat po. Huwag na po tayo po, mga minamahal, manatili na tayong nakatayo. It's your love.
names, yung mga vows and pledges nila para sa church rental, binibigyan mo ng chance. Sige po, ipakilagay natin yung mga offering bucket natin. Pag humo tayo umalis na hindi tayo nakakapagkalaw, please give your best. Kung nakita ninyo na nagpapatuloy ang ating radio, ang ating TV, na dadagdagan pa ito, dadagdagan pa natin. Kung nakikita ninyo na maging maganda ang ating radio TV anniversary. Kung nakikita ninyo na nakakabayad tayo rito. Kung nakikita ninyo na nag-i-improve ang ating iglesia, sabihin mo sa sarili mo, kasi nagbigay ka, naging bahagi ka. Kaya maging bahagi mo tayo, mga minamahal. Kahit malayo pa yung anniversary natin, magbigay na po kayo para makalimahan. Kailangan natin. Yan na. Meron tayong chime. Patunugin mo nga yung chime mo, Pastor. Patunugin mo nga yung chime mo. Oh, yan. Bago po yan, binili natin. Para maging maganda yung worship natin. Pero yung nagdadaraan sa parin yan, hindi nagbago. Bibili tayo ng additional na video camera. Para lahat, i-improve natin kung ano yung mga, ano, i-improve natin ng i-improve. Yeah, so please, ngayon, kung meron pa kayo, kung gusto nyo maging bahagi ng ministry, be involved. At kung meron kayo mga kakilala, kaibigan, mga mahal sa buhay na sa Pilipinas at sa ibang bansa, mapagbigay naman sila, eh, sabihin nyo sa kanila, sa akin mo na ibigay, ibibigay ko sa Kingdom of Jesus Television. Pambili ng sasakyan, pambili ng video ka, pambili ng everything, kung ano pa yung mga pangailangan. At makakaasa po kayo, every centavo will be used for God's glory. Amen po ba? Itawa po ba rito? Yeah. At kung hinihipo naman kayo ng Lord, pinubulungan kayo, o ito para sa lingkod ng Diyos, iabot mo yan. Andito lang ako. Amen po ba? Marami ako bulsa. Amen? May bulsa ako rito. May bulsa ako rito. Dito meron din akong bulsa. Dito meron pa rin. Dami yan ah. Dito meron pa rin. Meron pa rin. Tao pa ako rito. Sino yung na-bless kayo? Taas ang kamay. Sino yung na-bless ng nagdaang anniversary? Taas ang kamay. Sir Jailin, magpatotoo ka nga, bakit ka ba na-bless ng nagdaang anniversary? Sige nga. Ano yung masasabi mo kakaiba roon? Bakit ka ba na-bless? Sige nga. Dito ka, lalit ka rito. So, pwede ba nag-imitara lang kami, present for worship, gilid lang kami. Tapos nasabi ni Pastor na mag-i-accept ako sa ang bagay. Tapos ano, hindi lang ako nagkaroon ng chance na magpatotoo, pero isa ako sa mga natamaan kahit na hindi naman kami napatungan ng kamay. Isa ako sa tinamaan kasi nagkaroon kami ng assessment sa office namin. Tapos ako lang na ako perfect yun sa assessment namin.